guys, good morning. So, hello guys. Yes. Hello guys. So, yun, kamusta na po sa inyong lahat? So, yun, magandang. Hello guys. So, yun, pabebe na naman po ang inyong lingkod. So, ayun, makamusta? Magandang araw po sa inyong lahat. And welcome back dito sa ating channel. So, on today's video, syempre, dahil nasa tindahan tayo, usapang vlog to ng tindahan, okay? So, ayun guys, halos 1 month to 2 months na yata akong walang upload. So, ayun, medyo nakakalungkot dahil hindi po ako nakakapag-update at hindi po ako nakakapag-upload ng aking mga video. So, ayun guys, at ngayon ay mag-upload ang lola nyo. At this time, so may nakabiting dito, pagpasensyahan na. Kasi po, itong tali na to ay dito nakasabit ang aking karatula. So, yung karatula na yun is sakop ito ng ating pag-uusapan. Tiyan! Walang utang ng Linggo at Monday, Lunes na sa baba. So, dyan siya nakabitin. Dyan, para makita ng tao dito sa harapan. So, ayun. So, ayun guys, usapang utang tayo for sure. Nabasa nyo dyan sa title nitong ating video kung ano ang ating iayaw-yaw for today. And I'm so excited to share to you guys ang aking experience sa pagpapautang ng tindahan at kung paano talaga hihilain ang tindahan mo hanggang sa maubos ang laman. So, ayun guys, ayun, isishare ko sa inyo yung aking experience at kung bakit hindi dapat tayo magpautang. Kasi normally, ako nagpautang ako guys kasi iniisip ko yung papautangin ko magiging loyal sa akin at sa akin na rin bibili. So, ayun. So, ayun guys, tatalakayin natin yung utang na yan. So, ayun guys, pasensya na, no? Hindi tuloy-tuloy yung pagbablog natin kasi po may mga bumibili. And then, ayun na nga, nagpautang ako kasi isa rin yun sa naisip kong formula na para yung customer is sa'yo lang pupunta, sa'yo lalapit, sa tindahan mo lang pupunta, lalapit, kasi nga, pinapautang mo siya. Pero guys, mali pala yun. So, ayun, mali yun. Para sa akin, mali yung ganun diskarte. Alam niyo ba guys kung bakit? Kasi once na pinautang mo yan, sa umpisa, good yan magbayad. Isa, dalawang beses, tatlong beses, good yan. Pang-apat, medyo balance-balance na yan. Hanggang panlima, hindi na guys. Hindi na yan sa'yo magbabayad. At dahil hindi na siya sa'yo nagbabayad, meron na siyang utang, hindi na rin siya bibili. Kasi nga, baka masingil mo siya. So, ayun, balik tayo guys. So, ayun, sabi ko nga, pagkayan, hindi ka na binayaran yung inaakala mong customer na magiging loyal sa'yo dahil pinautang mo ng bonggang-bongga. And then, ayun na nga, dahil hindi na sa'yo nakapagbayad, hindi na rin yan sa'yo bibili. Makikita mo yan dun sa mga katabing tindahan mo, dun na bumibili. Kasi yun naman yung prospect niyang utangan. So, ayun, dun magpapalakas yun, kagaya ng ginawa sa'yo. So, doon na siya mangungutang. Nilingunin yung tindahan mo, guys. Hindi niya na yun magagawa. Kasi meron siyang utang sa'yo. It's either nahihiya siyang tumingin sa'yo kasi nga may utang. O, ano pa ba? Makapal. So, ayun. Yun lang ang masasabi ko dun sa mga may utang na hindi na sa'yo nagpaparamdam, nasa ibang tindahan na. So, ayun. So, maling diskarte yung magpautang para maging loyal sa'yo yung iyong customer. And then, one thing. Sa pagpapautang pa, guys, isa pa sa na-experience ko is yung, yun nga, hindi na nga sila makapagbayad. Tapos, pag siningil mo pa, sila pa yung galit. So, ayun. Nakaka-relate ba kayo doon? Na pag sinabi mong, i-stop ko na po muna yung utang nyo kasi lumalaki po. At saka po, nagpas na po kayo sa 1 week. Kasi ako guys, yung pataan ko dito ng pagpapautang dito sa tindahan ko, 1 linggo, lingguhan ang usapan natin. So, pag sinabi ko ganun, i-stop ko na muna kasi good for 1 week lang po ang utangan. And then, so, ayun na nga guys, ang pautang ko is for good for 1 week lang. Kailangan lingguhan. It's either Saturday or Sunday bayaran ng utang. So, para kahit papano, makapamili ako dun. Para makakover ko yung mga nautang na every week magbayad. So, sometimes, may mga pagkakataon na sila pa yung galit at sasabihan ka pa nila na
parang hindi ka babayaran kasi nga pina-stop mo yung utang dahil hindi sa'yo nakapagbayad on the date or on the time na pinag-usapan nyo na every Saturday or Sunday. So pagka sinabi mong stop muna kasi po lumalaki at the same time hindi nyo naman nabayaran ng Sabado, sila pa po ang galit at sasabihan ka pa na bakit hindi ka bababayaran. So may mga ganun silang hanas. So parang sila pa yung galit, sila na yung may utang, sila pa yung galit. So pagkatapos nun guys, dahil nga hindi ka nabayaran at hindi mo na rin pinadagdagan yung utang, ang tendency, hindi na rin sila sa'yo lalapit. So sa ibang tindahan na rin sila bibili. At pagkatapos, ikaw, nganga ka. Hintay ka kung kailan ka bayaran. Kasi nga pag siningil mo, galit, diba? So paano na? So, ayun. And then isa pang na-experience ko guys sa pagpapautang ko is talagang hihilain yung tindahan mo pababa. Kasi uubusin talaga yung laman. May mga umuutang po kasi na parang nag-grocery. As in, inuubos yung laman ng tindahan mo. Lalo na po kung wala kayong limit sa pagpapautang, kagaya ko. Hindi po ako nag-limit sa utang. Kaya naman yung mga mangungutang ko, talaga naman guys, parang may tindahan din sa bahay nila kung mangutang sa akin. Paramihan po ng utang sa listahan. So, meron po akong listahan ng utang. And then, meron po akong mga pautang at tama po yung nakita nyo doon sa aking thumbnail, sa aking na umabot na po ng 20K. Mahigit pa po yan yung pautang ko. So, ganun po kahirap magpautang. And then, ang hirap na pong bayaran yan. So, kasi ang mangyayari niyan, kahit ipabarangay mo yan, kasi tatanungin lang din naman ng barangay kung magkano ang ibabay, ang kaya niyang ihulog sa iyo o ibayad. So, ganun. Ganun po kasi yung kwento sa akin, nung mga tindahan, or yung may mga ganitong halap buhay na hindi na binayaran ng utang, tapos pinabarangay nila, ang ending, ang masusunod po ng pagbabayad, eh parang yung pa pong may utang. Kasi nga, ikakatwiran na mga yan, wala silang hanap buhay, ganito, ganito, ganon. So, tatanungin ngayon ni barangay, magkano po ang kaya nyong ibayad kay tindahan, and then kung papayag si tindahan, doon na, yun na, yun na po. So, kung magkano lang ibabayad sa'yo, napakahirap po kung hindi mo na masisingil. At sasangayon ka na lang sa kaya nilang ibayad para lang masingil mo sila. So, ganon ang mangyayari talaga. Kaya, kung ako sa inyo at bago yung tindahan nyo guys, pigilan nyo at iisin nyo yung sarili nyo magpautang. Huwag kayong maawa masyado kasi ako ganun eh, naawa. Lalo na pag gatas, so ang gatas yung anak, bigas, walang maisaing, o kaya kuha ng mga dilata kasi nga hindi pa kumakain yung mga anak. So medyo ano ko dun eh, malambot yung puso ko sa mga ganun. Kaya lang, ayun, balik tayo. Pasensya na kay guys kung minsan hindi na relevant yung karugtong. Kasi may bumibili. So, ayun, balik tayo. May bumili. So, ayun nga sabi ko guys, ganun kalupit kung magpapautang ka ng kagaya sa akin. Kasi pumaawain nga po ako. Ganun. So, yung pong malaking halaga na nautang sa akin is more on alak po yung iba ron. Tapos, yun nga, mga pagkain din, which is ang laki-laki ng pagkakamali ko sa bagay yun. Kasi ang laki ng halaga nung napautang ko. At hoping ako na mabayaran nila ako. Kasi po yung mga may utang na yun is umalis na dito. So, mga nagtatrabaho po sila dyan sa Riles na ngayon, eh nalipat ko ng ibang lugar. So, may mga utang sila sa akin hindi nabayaran. Kaya naman ang lola nyo is gumagawa rin ng paraan para masingil sila. Pero hindi ko na idinaan sa barangay pa yung utang na yon. Pero kailangan nating masingil yon kasi una sa lahat, hindi po malaki ang tubo sa tindahan. So kung hindi ka marunong magpaikot ng... Kaya ayun guys, be careful sa pagpapautang kasi based on my experience, sobrang malupit. And then ang hirap makabangon lalo na kung wala kang ipang susuporta. Ngayon guys, kung yung iyong puhunan e rolling lang, pinaiikot mo lang, much better talaga, huwag kang magpautang. Hindi po maganda o malaking bagay na makakatulong sa'yo para maging loyal sa'yo ang isang customer kung pauutangin mo siya. Kasi in the end, aalis din yan sa'yo dahil hindi ka babayaran. So, napakahirap din na makahanap ng customer na pag pinautang mo is babayaran ka tuwing may utang sa'yo.
But for my experience, sa tagal ko na rin nagtitindahan, at yung iba nga sa may utang sa akin noon pa, is hindi na talaga sila nakapagbayad pa. At never na rin bumili sa tindahan ko dahil nga may utang sila na hindi binabayaran. So sabi ko nga, kung hindi makalapit, isa lang yan eh, nahihiya or nagmamatigas kasi makapal nga mukha, ayaw kang bayaran eh. So ayun guys, hindi makakatulong na magpautang ka para mag-gain ka pa ng maraming customer. Alam mo kung anong hinahatak mo, humahatak ka pa ng mga customer para magpautang kasi nalalaman po ng iba na ikaw eh nagpapautang. So ang tendency, lahat ng ibang customer mo uutang na rin sa'yo kasi nga nalaman nila na nagpapautang ka. So ngayon guys, yung estado ko is ayun na nga, maniningil ako ng utang syempre. At pagkatapos, meron pa rin pong mga nangungutang sa akin, which is yung mga good na lang magbayad. Kasi ngayon, automatically guys, pinahihinto ko yung utang once na hindi sila nakabayad. Or nililimit ko na sila to 500 pesos para hindi na po lumobo. Kasi sa unang utang pa lang at nagbalance na po yan si customer sa'yo na gusto mo pautang, pautangin pala, is nagbalance. Meaning to say, yung amount na napautang mo sa kanya, hindi niya kayang bayaran. So, ikaw mismo, automatically, mag-limit ka sa kanya. Kasi kahit papano, binayaran kanya, yun nga lang balance. Pero, sabi ko nga, hanggat kaya mo huwag magpautang, huwag kang magpautang. Okay? Huwag na huwag. Oh my God. So, ganun. Nararamdaman niyo ba yung paghihirap ko? So, ayun. Mahirap po magpautang. So, ayun nga guys, pag nagpapautang ka, yung ibang customer, lalapitan ka kasi nga yung mga mangungutang sa iyo na i-chismis ka na, na nagpapautang ka nga. So magiging mangyayari niyan guys, dahil papautang ka, sa iyo lang uutang pero bibili sa iba. Nangyari yan sa akin guys eh. Kasi etong tindahan ko gitna nitong lugar namin. So may tindahan sa dulo, may mga tindahan sa dulo, may mga tindahan pa dun sa bungad. So yung mga nasa dulo na yan, kung nagmamadali sila dahil kailangan nila agad ng bechi, ng sibuyas, o kung ano mang kailangan sa pagluluto, sumabilisan, automatic dun yan bibili. Eh, yung pong tindahan na yun sa dulo, guys, hindi yun nagpapautang. So, meaning to say, pag wala silang pambili, tsaka lang sila pupunta sa tindahan mo, kasi alam nila nagpapautang ka, which is napakasakit naman sa part mo. Nagpapautang ka na nga, hindi pa sa'yo bumibili, diba? So, stop ang utang, yun talaga. Yun talaga yung magandang masasabi ko, stop yung utang. Utangan ka lang, hindi sa'yo loyal na bumibili. Dahil pag kailangan nila ng mabilisan doon sa katabing tindahan nila, doon magsisibili. Pero pagka wala silang pambili, may time sila para maglakad papunta sa tindahan mo kasi uutangan ka. So ayun, kaya mag-ingat sa pagpapautang. Piliin nyo yung papautangin nyo. Hindi ko naman sinasabi sa inyo huwag kayong magpautang. Decision nyo pa rin yan. Pero in my experience, talagang kung dati umaabot po ng mga 20 mahigit ka tao yung pinapautang ko, this time tatlo na lang. So meaning to say, yung tatlo na yan na pinapautang ko, ang pangit na po ng nails ko, sorry. Sorry ulit. Diyan ako nagkukwenta minsan, mabilisang kwentahan lang pag ayaw ko magagagano. Ayun, balik tayo sa ating pinag-uusapan guys. So, ayun na nga. Ano nga yung sasabihin ko? Lintik, nakalimutan ko. So, ayun. Ayun na nga guys, kung nagpapautang ka, then ayun, kailangan mo nga rin na nag-ipon. Mag-ipon ka, kasi guys, kung ikaw ay nagpapautang at tinakbuhan ka ng mga nangungutang sa'yo, maganda kung meron kang ipon, kasi minsan hindi natin maiiwasan talaga eh, na wala eh. So, ayun. So, ayun, mas maganda, may ipon ka nga para kung sakali man, meron po kayong pang suporta o pang paikot ulit sa inyong tindahan. Kasi po, once na nagpautang kayo guys, mahihirapan na kayong mamili. Kasi una sa lahat yung benta nyo nakasulat sa notebook, nasa listahan. So, ano yung bibili nyo? Hindi nyo naman pwedeng ibayad yung notebook nyo kay Pure Gold o kung saan mang tindahan kayo namimili. Hindi pwede. Kaya kung nagpapautang kayo, may backup dapat. So, kung wala kayong pang backup at wala pa kayong ipon, wala kayong pondo, much better. Yun na nga. Huwag kayo magpautang para yung benta nyo, papamili nyo, tapos ganun, paikot-ikot. So, ganun lang naman yung sistema ng tindahan. So, alam nyo naman yun, guys. So, nanggaling din ako sa ganyang sistema, ganyang paraan, paikot-ikot hanggang ngayon, guys. Ginagawa ko pa rin yan. Kaya nga, kailangan talaga, kung may tindahan ka, mag-ipong ka rin. So, para kung sakali man na maubusan ka, meron kang huhugutan ng puhunan. So, ayun. Dami ko lang sinabi. At saka,
di matapos yung sinasabi ko kasi may mga bumibili. Tapos, meron na rin mga tambay sa labas. So, kung nare-review sila, ipagpaumanhin. So, ayun guys, ayoko nang habaan pa. Dami ko na sigurong naikwento at naichismis sa inyo base sa aking experience dito sa aking tindahan. At, ayun guys, yun lang po yung mabibigay kong tip sa inyo na kung gusto nyong magtagal yung inyong hanap buhay, so, bawasan nyo magpautang, iwasan yung magpautang. Hanggat kaya nyong iwasan, iwasan nyo guys. Pero kung gusto nyo naman yung gawin, go lang din. Decision nyo yan. Pero much better ang ipon din para kung maubusan ng puhunan, meron kayong madudukot. Para sa tindahan, always open. Hindi close, open. So, ayun guys. Hindi ko na patatagalin. Ako yung magbababay na. And then, sana po ay tayong lahat ay magkaroon ng magandang araw at masaganang araw, maraming benta. So, ayun, mga kasari-sari store. E-end ko na dito itong aking vlog at medyo nahaba-haba yata. So, ayun, paulit-ulit na naman sa pagpaalam. So, ayun, see you on my next vlog. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye!